DZST 977 Radyo 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 Express Balita. Mga kaganapang nakalap sa loob at labas ng bansa, mga isyu tinututukan. Sa loob ng 5 minuto, maghahatid ng balitang siksik at sulit na sulit. Ito ang DZST. Ang oras natin ngayon ay 1 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon, Tarlac. Ito ang inyong tagapagbantay, Lorraine Valdez. At inyong kagabay, Denise Valle. At kayo'y nakikinig sa DZST, Radyo Express Balita. Para sa ulo ng mga nagbabagang balita. 21 patay sa mass shooting sa paaralan sa Amerika. Philippine Congress ipinroklama ang bagong presidente. Mahigit 6 milyong halaga ng hinihinang shabu na kumpiska sa Cotabato City. Hearty Bangilista patok sa Cannes Festival ngayong taon. Patay ang 19 na estudyante at 2 guro matapos umatake ang isang binatilyong gunman sa loob ng isang elementaryang paaralan sa Uvalde, Texas. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si Salvador Ramos na umunong-unong pinagbabaril ang kanyang lola. Sa kabutihang palad, nabuhay ang biktima. Matapos barilin ng matanda, tumakas siya sakay ng kotse na bumangga malapit sa paaralan sa Texas. Dito na isinagawa ng suspect ang pagmasakir sa mga biktima. Hindi pa malino kung bakit ginawa ni Ramos ang naturang krimen. Philippine Congress ipinroklama ang bagong presidente ng Pilipinas. Narito si Kathleen para sa detalye. Opisyal nang ipinroklama ng Philippine Congress ang 17th Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos Jr. Kinumpleto ng proklamasyon ang pagbabalik sa poder sa Pilipinas na pinagtatalunan ng pamilyang Marcos. Dineklara ng Senado at kapulungan ng mga kinatawan si Marcos at sa kanyang Vice Presidential Running Mate na si Sara Duterte Carpio, ang anak ni Presidente Rodrigo Roa Duterte na bababa sa pwesto bilang siya ang nanalo noong 26 ng Mayo taong kasalukuyan. Ito si Kathleen Agustin nagbabalita. Salamat Kathleen, huwag maglilipat dahil magbabalik ang Radyo Express Balita! Hoy Joy, ba't wala kang face mask? Kailangan pa ba magsuot ng face mask? Konti na lang naman ang may COVID-19. Mali ka Joy, kailangan pa rin natin magsuot ng face mask para sa protection. Isang mahalagang paalala para maiwasan ang pagkalat ng coronavirus, mahalagang sundin ang mga health protocols gaya ng pagsuot ng face mask, maghugas ng kamay at social distancing. Ang paalalang ito ay hatid ng SCIS at ng himpilang ito. Kayo'y patuloy na nakikinig sa Radyo Express Balita! Mahigit 6 milyong halaga ng hinihinang hudu na kumpiska sa Cotabato City. Narito si Ira para sa detalye. Arestado ang isang lalaki sa pinakasang buyback operation sa Cotabato City. Tumangkap ang tumakas ang suspect na kinilalang si Arias Arso. Matapos ang maikling habulan, napagsakang nairig ito sa mga otoridad. Ikinasa ang operasyon matapos bentahan ni Arias Arso ng isang police asset na nagpanggap bilang buyer. Nakumpiska sa pag-iingat nito ang 1 kilo ng hinihinalang shabu na nagkahalaga ng mahigit 6 milyong piso. Si Arso ay maharap sa kasong paglabag sa Section 5, Article 2, Republic Act 9165, a Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ako si Ira Gaitos, nagbabalita. Para sa showbiz balita, Hearty Bangilista patok sa Cannes Festival ngayong taon. Ago pansin ng actress na si Hearty Bangilista sa kanyang pauna-unahang Cannes Festival. Ito ay matapos isuot ni Heart ang powder blue na head-turning gown. Siya ay dumalo sa screening ng isang French movie na Mother and Son sa France noong 17 ng Mayo. Ito si Ira Gaitos para sa showbiz balita. DZST, mata ng bayan, boses ng katotohanan. DZST, iyan ang 5 minutong pagbabalita mula sa istasyong tagapagatid ng Express Balita. Ito ang inyong tagapagbantay, Denise Valle. At lagi niyong kaagapay, Lorraine Valdez. Balitang tapat, balitang sapat, lahat ilalim.